What's up, madlang people? Ayan na po ang ating mga STN Rancho, mga kagigils. Ito na naman po tayo sa another Kagaguan Goldfish Vlog. This is Jameer Goldfish and welcome to my channel. Ang topic natin ngayon, mga kagigils, mga kabibis, ang mga experience ko sa mga sakit ng goldfish tulad ng red spot, SBD, tsaka yung nasugatan ko yung goldfish ko, nahigop ko ng siphon. Share ko sa inyo kung paano ko sila ginamot. Baka sakaling makatulong. Tipo ko expert based on experience lang po yung tips and guides ko, mga bossing. You know, crystal clear. Ayan na, si Soka, tapos si Marco Phoenix yung mid-tail. Ayan, ang ST natin, si Nori. Ayan, si Nami nun. Hybrid rancho rin siya, import tubi din siya from Kanchai Farm. Ayan, nakikita nyo may pula-pula, tinamaan siya ng red spot. Yan, in-hospital tank ko siya sa 15 gallon. Naglagay lang ako ng methylene blue tsaka rock salt. Sinundan ko yung dosage ng methylene blue. Huwag nyo i-overdose pati sa rock salt. Mga isang dakot lang na rock salt. Pinapakain ko siya isang beses lang, sobrang konti lang. Naglagay din ako ng heater, sinet ko sa 26. Pinawater change ko yan dalawang beses sa isang araw. Isa sa umaga, isa sa gabi. Ganun uli, lalagyan ko uli ng methylene blue tsaka rock salt. Naglalagay din ako ng anti-chlorine. Kasi direct poset ako, huwag nyong kakalimutan yung anti-chlorine. Kung wala kayong anti-chlorine, mag-stock water kayo ng 3 days. Tapos yun yung pwede nyong gamitin para sa goldfish tank. Pero bago ako mag-water change, pinapatay ko muna yung heater ng for 2 hours. Tapos dun ako magpapalit para medyo lumamig yung tubig, hindi ma-water shock yung goldfish natin. Ganun lang, mga 3 to 4 days ata ito gumaling si Nami na wala yung red spot niya. Effective yung rock salt tsaka methylene blue kahit sa white spot. Ayan, medyo nawawala na yung red spot niya. Yung iba nag-aalangan sa rock salt dahil daw pagka kung sa atin daw, sa tao daw, pag nilagay sa sugat, mahabde o kaya sa mata. Pero yan talaga ang turo sa akin ng mga master groomer tsaka breeder. Rock salt lang daw tsaka water quality. Pero hindi palagi maglalagay niyan, mga bossing. Maglalagay lang ng ganyan pag may sakit yung isda nyo para hindi sila ma-immune. Sabi ng mga nagturo sa akin ng mga breeder, antibacterial daw po yan. Yan din na nagre-renew ng slime ng ating mga goldfish. Kasi yung, di ba, pag ginawakan yung goldfish natin, parang may slime siya. Parang yun yung protection nila, yun yung parang pampataas ng immune system nila. Yan, nawawala na yung red spot niya. Mga 3 to 4 days to eh. Alam ko nung ginamot ko siya dati, gumaling. Ayun, nawawala na nga mga bossing. Yan, effective talaga ang rock salt tsaka methylene blue. Huwag nyo lang i-overdose mga bossing. Sundin nyo yung mga proper dosage para sa goldfish natin. Yan, gumaling na siya kaya babalik na natin siya sa community tank. Pero dati yan, binalik ko siya dyan. After 3 days, bumalik uli yung red spot niya. Kaya ang ginawa ko na nun, nag-reset ako ng over sampo. Kasi ano yan eh, almost 3 months ko hindi nilinis. Kaya doon ko naisip na doon yung cause kung bakit nagka-red spot siya. Yung iba naman, okay naman, mukhang matataas yung immune system. Si Nami lang yung tinamaan. Kita niyo yung algae, yung sobrang itim na. Talagang di ko inaalis, kaya nireset ko yan.
Ayan, yung mga dating SD natin. Yung panda, ang ganda niyan. Nilipat ko sa outdoor yan, naging Apache. Mas kaya minsan hindi rin okay ng lahat ina-outdoor. Yung mga panda siguro hindi okay kasi pag in-outdoor sila nag-Apache. Pero pag indoor, na-maintain yung panda na color. Yung rancho natin tsaka isang ST bronze dahil ano yan, clear dapat may black background para ma-maintain yung black nila. Yan, nag-reset tayo dyan ng 100%. Nag-cycle lang tayo ng mga 2 hours. Tapos nilagay ko na yung mga goldfish natin. Naglagay din ako ng rock salt tsaka anti-chlorine. Hindi na ako naglagay ng metal in blue. Pagka red spot, mostly pwede na yung rock salt lang. Pero kung gusto nyo mas effective, yung hospital tank nyo. Tapos lagyan nyo ng metal in blue. Yan, mga ST natin. Tsaka yung black rancho na yan na kaligo. Na-out din natin yan. Nabenta ko din yan lahat. Kung gusto nyo talagang mag-black yung mga nagbo-bronze na goldfish, lagyan nyo ng black background. Ang ginawa ko ngayon dyan, naglagay ako ng garbage bag, tapos tinipan ko lang. Ayan, nilipat ko sila sa outdoor. Ganyan yung setup ko dati. Linis tingnan, no? Ngayon, nung gulo. Wala akong time na ayusin. Tingkad ng kulay ni Nami, yung indoor grooming yung ginawa ko dyan. Ito yung ST natin dati, tinamaan ng SBD. Kasi pag nagpakain ako dati, direkta, hindi ko na binababad yung pellet. Pero ngayon, ganun ginagawa ko eh. Binababad ko na eh. Kaya mostly ng mga ST ko dati, tinatamaan ng SBD. Tapos dati, pag nagpakain pa ako, mga 8 times. Tapos di ko binababad eh. Sobrang tigas ng pellet. Kaya yan, siguro kaya ganyan. Nahirapan na siya ng matunawan. Kaya advice ko mga bossing, babad nyo lagi yung pellet nyo sa custom mix. O kung wala kayong custom mix, babad nyo muna sa tubig bago nyo ipakain sa isda. Lalo na pag indoor, malamig yung tubig, mahirapan silang matunawan. O kaya kung indoor kayo, maglagay kayo ng heater, set nyo sa 26 para mabilis silang matunawan. Ayan, nilipat ko lang siya sa outdoor, nag-direct sunlight lang. Yan, bumalik siya sa dati, naging normal siya, nawala yung SBD niya. Nakita niyo yung panda na goldfish natin dati na ST, ayan. Naging Apache na siya sa outdoor. Maganda ang outdoor setup kasi direct sunlight, mainit yung tubig. Mabilis silang matutunawan kahit boost speed kayo. Ito naman yung another experience ko, nasugatan natin si Nori. Nasipon natin yung ulo niya. Ayan, oh, kita niyo umangat. Parang matatanggal na yung wen. Ayan, naglagay lang ako ng rock salt tsaka palasite green dyan sa tank na yan. Hindi ko na siya in hospital tank. Pero gumaling siya. Hassle kasi yung palipat-lipat tapos yung hospital tank mo. Minsan nawawalan pa yung appetite nung isda. Di katulad nung dyan ko siya ginamot, malakas pa din siya kumain. Ayan, oh, kawawa naman yung ST natin. Pero itong mga ST na to, kahit boost speed itong mga to, hindi talaga tinatamaan ng SBD. Breed ni Boss MFL Goldfish yan. Shogun line yan. Yan, gumagaling na yung sugat niya. Kaya medyo green niya. Naglagay ako ng malasite tsaka rock salt. Nag-water change din ako 70% hanggang sa gumaling siya. Ito naman, tinamaan sila, ayan, yung ilalim ng anal ni Hisoka. Nagka-red spot. Ayan, si Gon. Yung male hybrid rancho natin, yan, tinamaan din ng red spot. The rest, wala naman silang dalawa lang yung nagkaroon. Yan o, may red spot yung ilalim ng belly ni Soka. Ayan naman yung gilid ni Gon. Ayan o, nagka-red spot. Hindi na kasi ako nagwa-water change yan, mga 4 days ata. Tapos nag-uulan, kaya siguro sila tinamaan niya ng red spot. Ito mga bossing ang ginagamit ko. Yan ang turo sa akin ni Sir Yuan. At least maintenance every 2 weeks para iwas sakit ang ating mga goldfish. Lalagay lang tayo niyan tsaka rock salt. Tapos
water change. Ayan, mga 4 days ko silang winater change ng 70%. Tapos ganun din, naglalagay ako ng malasite green tsaka rock salt. Susundin nyo lang lagi yung dosage sa akma na size ng tank nyo. Tapos nag-reset din ako ng sap dyan para sure na malinis na yung cycle ng ating aquarium. Pero yung algae, hindi ko inalis. Shoutout po kay Sir Yuan Ratinepse. Maraming salamat po, Master, sa mga turo nyo sa akin sa pag-groom ng goldfish, maintenance, tsaka paano sila gamutin. Maraming salamat po kahit busy kayo at nabibigyan nyo kami ng tips. Kaya dito po, ginawa ko ng video para makatulong sa mga ako goldfish hobbyist. Ayan, gumaling na sila mga bossing. Effective yung turo ni Sir Yuan. Isa siyang master breeder tsaka groomer sa Iloilo. Nag-organize din siya ng goldfish show. Kaya pag nagkakasakit ang mga goldfish natin, pag red spot, white spot, may problema yung water quality niya. Kung hindi sa sump filter, need nyo mag-water change. Yun lang naman yun eh. At least 70%, tas sundin nyo lang yung dosage ng gamot. Pero after nun nilang gumaling, huwag na kayo maglalagay ng rock salt o anuman na water change na lang daily. Kasi masama din yung daily kayo naglalagay ng rock salt, may immune yung goldfish. Tsaka alam ko magiging masama din sa kanila yun eh. Kaya dapat pag may sakit lang. Sobrang bira naman na nagkakasakit sa akin yung mga goldfish ko, lalo itong mga rancho. Kahit boost feed ako sa outdoor, okay naman sila, hindi na SBD. Eto lang nag-uulan, tapos 4 days ako hindi nag-water change. Yan, doon ata sila tinamaan ng, ano, ng red spot. Pero after nyan, matagal-tagal na din, halos wala naman sila naging sakit na. Ayan, si Nori, nung gumaling na, bilis din bumalik agad nung when niya eh. Siguro mga after 1 week yan, fully healed na siya. Yan, ang ganda niya, itim na itim. Okay, hanggang dito na lang mga bossing, mga ka-goldfish tambayan. Sana makatulong. Hanggang sa muli, please like, share, and subscribe, and hit that notification bell to keep you updated, and God bless.